Alright, so damong kasalamat, Pastor Ray, sa pribilehiyo. Mayong hapon liwat sa tanan. I believe na pusog na ang tanan. Pero di kinahanglanan mo pa magwali. Kaysa ni Pastor Melvin, hindi ko'y magwali, wala lang gift nito. At least isang lipot lang, mawali kita. Kinahanglanan na ito magwali. Alright, so hindi na ito makatugay. Kaya ang iba nito, ginatagalikob na rin kay Mapuli. So, let us open our Bibles, please, in Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Salamat sa mga nauna ng mga manungwali, no? Kalamanan ng mga conferences, usually, ang unang inapawali, ina medyo bago pa lang sa ministry. Pagkatapos sa mga veterano sa ulihin. Dali kayo ito yung kanya-kanyang styling pa, no? No? So, dili kayo unang mga veterano, ang mga medyo uli-ulihin, ipa-ulihin man. So, salamat, no? Genesis chapter 22, pasalo na itong verses 1 to 3. And then, mag-jump kita sa verses 18 and 19 to save some time. Alright? Are you blessed? Yes! Okay, kung wala ka ma-blessing mo ng sala. Verses 1 to 3, where it go with me now? And it came to pass after these things that God intent Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and laid the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Verses 18 and 19, go. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much. Ang kayo mo sa amon kabuhi, thank you for allowing us to be together to fellowship in thy word. And thank you, Ginoo, sa mga nauna na ng mga mensahe. Salamat, Ginoo, sa naku kayo ng mga pagpakamaayo na imong inhatag ni sa imong mga kanakan. I know everyone is already blessed, but let the message na igawali Ginoo be an additional blessing sa tag sa Ginoo amay. Speak through my mouth and O God, control each and everyone na wala Ginoo sa iba na mahimaya sa among tunga kundi ikaw Ginoo. Ikaw ang maghatag dugang ang usog sa tag sa I know, Ginoo, nga we have been here for the whole day and I know nga may limitation man lang ang among Ginoo strength physically. So we are asking for more grace na ihatag nimo sa tagsa-tagsa para maihatag ang attention, Ginoo, na hindi masayang ang imo mga pulong. Once again, balik na mong tanong pagdaya pa salamat sa imo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, palugtong ko, manamong inyo salamat. Again, no, Pastor Ray, salamat sa pribilehiyo. Okay, and congratulations sa inyong church anniversary. Kahapon, kag-subog, no, sa inyong World Missions Conference. Salamat sa mga amigo nato, yung mga pastors, no, na ari rin, I am humbled na magwali sa tubangan ninyo. No? Of course, mas confident kami magwali kung sa amon ng kongregasyon. Balaman mo, no? Budlay magwali pag-ara ka sa tumangan sa mga pastors. No? Agree mga pastor? Labi na ara si Pastor Dan? Wow! Pero on the other hand, ako ng encouragement na aman, makita natin sila ng mga nauna sa aton nga nagpadayon sa buluhaton. And that's a blessing. Kaya, of course, no, kapag
Kapalot sa istorya, kadto na ta sa pulong sa Ginoo. I will try my best na before alas 5 matapos kita. Why may nag-i-mint? Dugang-dugangan ko eh. Hindi sila gusto na before 5 o'clock matapos ko. So, dugang-dugangan ba eh? Okay? Or gusto ninyo 6 minutos na ng wali ko. O, damo nag-i-mint. Bihira ako kung nag-i-mint ko yan. Now, anyways, very common in the story ni Abraham. Kung anong ato amunik tinion na ang Diyos naghambal kay Abraham na ihalag niya ang iya bugtong anak. No? Ihalag niya sa Diyos yung pangayo sa Diyos. Kaya ang makita natin diri-diritso na kita, si Abraham nagsunod sa tingog sa Diyos. Kin-confirm ina sa verse number 18. Na ang Diyos mismo naghambal, siliga sa verse 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed because thou hast obeyed my voice. Tung sa atong Diyos. Now, God created man nga gin-design niya nga may authority above us. Correct? Amen? So, ang Diyos ang pinaka-final na authority naton. Amen. No? Kaga sa aton panimalay, ang Diyos nagbutang man sa otoridad, amo nang tatay. Amo nang husband. Amen? Yes, sa government may araman. Amo ni mga leaders naton. Sa church, naghatag man ang Diyos ang authority. Amo na ang mga pastors. Amen? And it is very important nga kita makatuon magsunod. Amen. Mag-obey sa authorities. Yes, sir. So of course, din sa aton kinapahayag ang otoridad sa Diyos paagi sa iya pulong. Amen? Amen? Yes. Paagi sa iya pulong. Dili ginasaysay ang kon ano, ang Diyos sa aton kabuhi. Kaya dili naton mabalaan kung ano ang gusto sa Diyos para sa aton na kabuhi. And it's really a blessing to learn obedience. Amen? Amen. Blessing yun yung makatuon kita na magsunod. Kagtuon na, no? May milagro sa pagsunod. May talang milagro sa pagsunod. Amen? Now, kabalo kong bala naman nato na, pero i-review nato na ang pila ka mga bagay na, of course, I believe maging blessing sa aton. Pagsiling ang milagro, nambihan na sa milagro, no? Amo ng iba, ang babaylan, ay gusto nila magsakot-sakot sa baga. Kay para sa ilang milagro na. Ang iba, kung gusto sa anting-anting, kay bisan na buong sila, hindi sila ano? Madumlat. No? Ibupro. Hindi madumlat. Pero patay niya po. No? Patay niya po ng katapusan sila. Patay niya po na. No? Now, ang point natin, kapalo ka mo, ang tao mahilig sa milagro. In fact, sa Biblia, kung tunaan natin, madamo ang nagasunod kay Jesus Christ because of His miracles. Kaya nagka-experience sila na nakakaon sila, kag nabusog sila, no? Sa tinapay na napakaon ng 5,000 men, wala labot babae, wala labot kabataan, halin lang sa 5 at tinapay, kag duha kagagmay na isda. Kag sila sa Bible, 5 na tinapay, 2 na isda, eat all you can. Lang naman yung bala, nagkaon sila pabusog-busog. Eat all you can. No? Kita nyo? Yup. So, makita natin mga kauturan nga ang
attract sa tao. Pero halungan na lang kay base lain na milagro. Right. Ang imo iya sundon kanto ka attract sa imo. Amen. So, may mga milagro na pagpakamaayo sa kita magsunod sa Diyos. In fact, we are all the products of miracles of obedience. Kanan kita, produkto kita sa milagro sa pagsunod sa Diyos. Alright? Now today, may tatlo lang na bagay. Tapos na tayo na. No? Ang una na makita nato is the miracle of passing a great test. Hindi great test ha, sa mga palakapit, great test na inyo yan. Hindi yan test. Actually, no, may mga preaching ko nga nabatian na ang title, amunin na passage, the ultimate test. Now, nandawa nyo pala, hindi niya basta-basta. Now listen to me very carefully. Hindi buod silingon na nagsunod kita sa Diyos, wala na pagdilaw. Hindi buod silingon na nagsunod kita sa panawagan sa Diyos, hayahay na lang ang kabuhin. Hindi buod silingon na nagsunod kita sa Ginoo, everything will just be fine. No, it's not. Yes, sir. Amen? Naangan na silingon ang milagro at because may mga pagtilaw na hindi basta-basta. Kaya ng mga pastor ang tanan. Many times in the ministry, gaatubang ka sa mga sitwasyon na gasiling na lang kita, Lord, ikaw na lang bahala. Right. Amen. Kaya actually, kung tanan na problema sa simbahan, kaya ka naman lang, hindi tayo ginagano ng Diyos. Kung masalangan ka man lang, but it is a reality, mga kaupuran, nga maadik kita sa sitwasyon nga itest kita sa Diyos sa pagtilaw nga hindi basta-basta. Hindi pala na hindi ni basta-basta naghulat si Abraham kag si Sarah nga magkabata for many long years. Nagnobenta na si Sarah isa na kagatos. So kamo dire nga mga wala pa bata nga tagwali may chance pa kamo. Si Sarah gani nobenta. Kabata pa. Pinabati mo talaga mo milagro. Isa ang silita na, oh, kasi ang kabati eh. Pero sa piyak sa pangor, imposible eh. Tama yun eh. Kung kinabaw sa ilang panahon, malambog man kita, bro. O, oh, sige abe. Batian nyo abin Diyos karon. Ha? Isa kalula, nubintaan Diyos, nagbuso. Papati ka mo ay, ha? Pero papati ka mo milagro? Pero hindi ka mo magpati ka ng bintahan Diyos, magusok? Kita nyo lang akong kaisa, no? You see? Kinapalaw na nga buyo kita, alay isabat sa Diyos. Ang bilib ako. Pero nagatabon na sa ato nila. Nagayo ta pagkatapos ang ara na kita pala lang hindi magpatay. Right. Di ba lang ang church sa time na nindakol si Peter, nipatay si James? Nag-vigil sila, prayer vigil. Nga luwason sa Ginoo si Pedro? Sa kaagahon na lukto? Si Pedro? Sinabag sa Diyos ang ilang prayer? Pagbukas ni Roda? Ang pagkantaw ni Roda, pagling-ling niya? Huwaya mabuksan, tumalagan pala eh. Yan si Pedro?
mga iba niyang libro, pati mga apostol, prison, oo. Kasi pinrogin, at ugali ito, prison. Pero nangamuyo na sila. Kita niyo naman yung ka-inconsistent sa ato, no? But you know what, there are times wherein nga ang sitwasyon really requires God's miracle. Yes. Siyempre may mga dagmay-dagmay lang na-test sa aton. Nga kung baga makasilita ka, manageable. Pero investigdaya sa Diyos, sa dako ng pagdilaw, nga makasiling kita, Lord, I give it all to you. Ginatugyan ko na lang sa imo. Wala na ko may mahimo. It's all your turn. Aring in-require siya sa Diyos. Ang ibang ganito, si Kabilog, anak. Masulit ka lang isa, di pa masukot. Tama? No? Brad, ang bata mo, nag-surrender sa Bible school. Hindi ka ba magsugot? Kaya sa inyo ba, Lord, hindi ka na lang nakakilala sa iba? Sa ilang alam? Sino kami yung alam to? Sa katabuon, tiriti mo pa pag-ihatak? Ari, isa lang mo? Isa lang? Tapos din pangayo sa Diyos nga ihalat nang hindi lang niya ang halat niya patsyon kagsunugon. Kita nyo ari din sa account ginbayaw na ni Abraham ang punyal agon patsyon na si Isaac. Ginambalan lang sa San Diyos na now I know. Hindi na paghimo ah, now I know. What I am trying to say is that hindi ni basta-basta. Inag-isa lang bata mo mag-grabe. Hello? Nang 50-50? Ayawan ka kapangabuyo. Gahanagan ka sa Diyos. Nagulat ka sa malam. Panahon, ginhatag sa Diyos, pagkat puro pangiyas mo sa kay Elisha malamit, nga ang balo ko, barren woman, gain sabat man siya, pero nagmasakit, napatay, kinigali niya. Na-revive lang. Now, listen very carefully. When we obey God, it is not an exemption that we will be exempted from great testings in life. Kung palitdun ta, ang dalago nga naagyan ta, napasaran ta, anong kondosyon ta? Nag-grow lang sa Diyos. Pero maaging honor, naging papasar ta sa Diyos, bangon nakita sa Diyos ang aton obedience. Amen? Yeah. Ikaw, ang imo bata, ipagayaw, makasimba ka pa? Si Abraham, simba niya pun! Damo sa ato, nagsakit na lang Kuya Nas, hindi na masimba. Bahala ka mo, kung ikan siya, hindi iba sa Kuya Nas. Hello? It was a great test that requires God's miracle and mga kauturan, no? Damo-damo mga area sa kabuhin nato na pwede kita i-test ng dako o pagdilaw sa family and area sa nato ng family. Tama? Sa area sa finances. Correct? Mga common, actually, mga common man lang din. No? Okay lang na yan kung gagmay-gagmay lang gatos lang hinanglanon mo. Sa nagkalibo, pero may mga times na kinanglanon mo sa lagko na kantidad beyond your capacity. Balaan na niya, klaro niya, balaan natin na hindi kita kasaran. Di ba na naman ang kapasidad na financial? Amen?
down. Inanggasilin lang ang iba tuod nga mangga abinila sa aton manggaranong. Pastor, parigas sa mga pastor, ang imo experience. Experience ko man sa sara sa my food stand. Nadulog man ko. Nadulog ko na. Huh? Siling siyang kabaligyan na. Niya, pastor, keep the change. Siling ko, ano panulog mo sa akon? Siling ko, pastor, kayo naka-fortuner ka. Siling ko, mabalo ka nga. Ginhatag lang na iya sa akon. Sa mga membro, dali di sila magpati. Doon nila, di sila magpati. Ang mga projects sa church, balad ng atong capacity. Sa nagpa-aircon kami, ang amon calculation na gastuhon lang mga 400 to 500. Bawigo, urahon galit, million. Pero pastor, tinga mo lang ah, Lord, bahala kung kabubot-bot mo ah. What? Kumbaga, kung sinilang lang na, basa ka na bala. No turning back na. Okay? Pero kita mong milagro sa Diyos, hindi ka kabalo, kung ingahalin mo. Pati ang believer din gamit sa Diyos, ang papadasig ang pagproseso. Pati sila namin